450 ANSI lumens po siya. Hindi siya katulad ng mga high-end na sabi may 3,000 lumens na gano'n. Na, pero pag nasikatan ng araw or ng sobrang liwanag is hindi mo na mabasa. Ito po is 450 lumens lang, pero nakikita natin ng malinaw. What if pa kung nakapatay yung ilaw natin? Sobrang liwanag gano'n. Pag-try natin yan habang nagpi-playback ako later. Attitude, paki-tour, ano nga sila, tour na maliwanag yung area natin. Yan, maliwanag po yung area natin. Napakaputi, malinis, pero still readable yung ating display. Yan. Ngayon, since na nakita nyo na may mga ano, pwede nyo i-log in yung Netflix nyo dito. Yan, Netflix. Yan, so meron kayong existing Netflix account, you can put your Netflix here. Doon na tayo sa YouTube. Di ba? Narinig nyo? Yung sound niya is like buo. Yan. Ano ba yung magandang natin panoorin na hindi tayo madidemonetize? I think we can use Tom and Jerry maybe. Try natin ha. Tom. Hindi. SpongeBob. Sponge. Ah, sorry. Lag ka dyan sa nalo. Magpiplay tayo ng little bit lang na... Ilang seconds. Seconds lang para hindi naman tayo mababan. Sponge. SpongeBob ito. Hanap. Yan. SpongeBob. Yan. Medyo nakakarawa siyempre. Load natin volume. Okay, back. Pause muna natin. Baka ma-demonetize tayo. Demonetize. Ngayon, try natin siyang i-ano. Kung saan wala pa namang bar, check natin, papatay natin yung ilaw. Kung gano'n siya kaliwanan. Pwede ba? Linear. Papatay natin yung linear. Pause na natin, baka ma-demonetize tayo. Disclaimer lang ha, bali sinasample ko lang yung video. Hindi ko own yung video na yan. Kaya baka ma-demonetize tayo na wala tayong proper licensing na i-play yung video na yan. We're trying to playback kung gano'ng kaganda yung resolution niya. Meron tayong USB data. Yan, tatry natin mag-play. Tama ba, Tijud? Ay, pumasok. Baliktad po. Baliktad! Okay, nakatawag pala. Yun! Tapos magsaksak mo, may lalabas siya dito. Na maliit na yan. Tingnan natin ah. Bako muna. Home. Yan, ito. USB inserted. Okay ko lang siya, syempre. Or open. Tapos babalik. Paano ba siya mapabalikan? Kung sakali. Meron tayo dito. Ito. Ito, kung nakikita niyan, di ba? Meron tayo. Actually, meron din siyang Bluetooth. Kung makita nyo, Wi-Fi, Bluetooth, USB, yan. Kiklik ko lang USB. Ayan. Readable niya na. Check natin yung file. Ayan. Meron ako ditong movie folder. And then, ito na tayo. Para no tayo. Ipi-play, bas ko na lang. Kung makita nyo, may malaking isda. Okay, isda, malapad yan. Very clean na yung image, di ba? Pwede nyo po siyang gamitin sa inyong mga presentation or sa office or any sa bahay. Entertainment for the home. The best po yan. Kung sakaling gusto nyo na family, magkaroon kayo ng big screen, you can use that up to
200 inches size ng display. Ganun po siya kalinaw. From 50 inch or something, hindi naman 50 inch. Ang ganito kaliit, siguro ito mga 27 inch to up to 200. Let's try natin siya sa medyo ano, malayo. Okay, pero at least depende yan ha. Adjust natin yan ha. Okay, yan. We can still adjust. Yan. Medyo, syempre, pag mas malayo, medyo, ano, dahil nga yun, may ilaw tayo sa taas. Kontra sa ilaw. Kailangan na natin medyo patay yung ilaw. Pero kung sakaling babalik tayo dito, syempre, mas maliwanag pa rin. Still adjusting pa rin. Normal lang po yan ha. Pag nilipat nyo is magkailangan nyo mag-adjust ng focus. Lens. Focus tayo sa goal ha. Ay, sumobra pa ako. Yan. We can adjust focus yan. Ngayon, na-demo na natin na pwede siya sa mga ganyang functions. Try naman natin yung kanyang HDMI cable using the computer. Baba natin itong ating mga sample unit. Using the laptop, yan, meron tayong laptop dito. Check natin yung ano. Siyempre, paplug mo yung kanyang HDMI cable. Yun. And then, syempre, the end one is dito sa ating laptop. Kung saan natin, ayun yung source of display. Okay. Ano bang kailangan natin gawin para ma-switch yung from display ng laptop into projector habang nagpi-play tayo ng something video. Okay, back natin siya. Dito po sa USB, makapag-play tayo ng image or something na ano, na mga files, yan. May mga image file tayo. Yan. Balikan natin yung HDMI. Di ba kanina dito tayo nag-click para sa USB? Ngayon po, para ma-check natin yung USB, ay sorry, HDMI, kailangan natin balik sa home. Ay sorry, home. Menu. We have menu. Wala, ayaw. Dito tayo sa... Ito, check natin ito. Yan. Kita niyo po yon. Yung arrow kanina dito. Okay, balik natin. Okay, ito po ha. Ito. Yan. Itong ano na to. Itong parang exit. It means you can exit to the Android display and switch to the HDMI display. Yan. Right. Bali, itong display natin is ayan na yung ating output. Tingnan po natin ha. Kung parehas. Open na documents. Siyempre, pwede kayo makapag-open sa big screen nyo o sa kanyang projector. Yan. Yan, di ba? Still readable kahit medyo maliliit yung tinatype ko. Yan. And then, you can flash your presentation. Yan, mga ganyang application. You can flash it your screen. Okay, guys. Balik tayo ulit dun sa ating menu. Pagbabalik ka doon, di ba nakasaksak yung ano mo, HDMI cable na naka-display ka sa projector, gusto mong bumalik sa Android, kiklik mo lang tong arrow na to. Click natin pabalik. Yan, arrow. Alright, nandito na tayo. Dito is nandito yung time and date. Also, the setting, ito, setting gear. Meron pa tayong weather. Yan, ito. May Bluetooth. You can put your Bluetooth speaker or any device na compatible sa ating projector. At dito po natin malalaman yung kung ilan din siya. Storage. Meron po siyang internal niya, 16GB yung external niya. Hindi lang naka-display dito kung ilan yung... Ito yung USB, 32GB. Yung sinaksak ko dito na USB external, yan, removable. 16GB yung kanyang internal. Pero not sure kung ano yung ano saan makikita yung kanyang RAM. Pero based on the specs, is naka 2GB RAM yung ating Android projector. Explore pa natin. Ito, may sound tayo setting dito. Volume up, system sound. Okay, pwede mo i-on yan. Ba, then preset lahat ng setting na gusto mong i-reset. May yan ah, yan. Yung system sound para about pindot mo. Meron siyang indifferent language. Can explore, depende sa inyo kung ano yung ano niya. About.
Ito yung kanyang, ito, 2GB. Ito yung kanyang information na. Yan, ganyan. Meron siyang Wi-Fi and then Bluetooth. Tapos, 2GB yung RAM niya. Fortunately, napakabilis ng response niya unlike na mga tablet na 2GB. Para sa akin, this is good, worth it kung bibilihin mo siya. Kasi kung sakaling meron ka mga presentation na biglaan, tapos is wala kang computer, or naiwan, or nagloko yung kanyang, yung desktop or laptop, pwedeng-pwede mong gamitin yung projector alone to use your USB. Mag-download ka na lang ng Google Sheet or para Google Docs para ma-play yung mga presentation or yung mga documents na kailangan i-open. Kasi it's Android-based, downloadable po yung kanyang application na kailangan mo. Hindi mo na kailangan ng computer para mapag-launch. Alright guys, sa presyo, nagdedepende siya sa price market. Pero kung gusto mong malaman yung presyo, mag-message ka lang dito sa amin, Asus Concept Store SM Bacoor Facebook page. Ilalagay ko naman yung link sa ilalim para reachable kami. Sometimes kasi hindi kami nakapag-reply sa mga comments na nagtatanong kung magkano yung presyo yan. Kaya direct us para at least hindi kayo may scam nila. Dahil ngayon alam nyo na yung sikreto ng ano na to ng projector natin. Kung ano yung value niya. Meron po tayong 1-year warranty kung sakaling bumili kayo dito sa amin. And then, kung kailangan nyo ng demo, pwede namin kayo demohan. Pero itong video na to is serve as demo video kung sakaling sa bahay kayo o bumili kayo sa amin na gusto nyo i-recall kung paano siya i-set up kung nahihirapan kayo. And guys, this is Kuya Da. Keep on subscribing sa Kuda Tech. Okay, ayan guys. Ciao! Tuturo ko rin sa iyo pala kung paano siya yung proper shutdown. Kung sakali, di ba, naka Android based ka. Yan, kung makikita mo naman. And kung ano yung proper shutdown, itong power button, yan, itatapat mo lang tong IR sensor dito sa ating projector. Lolong press mo, didina mo lang siya. Wait until the sabing shutting down. Yan. Tapos pag nag-power on ka naman, same din. Hihintay mo lang muna siya mawala yung ilaw kung sakaling huhugutin, kailangan maging pula lang siya bago mahuhugutin yung outlet. Kung ibabalik mo din siya sa power on, pipindutin mo lang ulit to, yung kanyang power button. Long press or one press. Tapos magpo-project na siya ng iyong display. Wait until the Android operating system load para hindi siya makorrupt yung kanyang operating system. Ang common mistake dito kung sakaling nagka-problema yung Android operating system mo na na-corrupt, ang common mistake niyan, improper shutdown. Not properly shutdown, wala kang hindi mainipin ka, hugot ka lang ng hugot. Maiksi yung buhay ng projector. Ilan nga ba yung nito, yung lifespan? Almost 30,000 hours. Yan. 30,000 hours yung kanyang lifespan. Yan. Kaya kung isi-shutdown to properly, check natin ulit. Click the button. Tapat mo siya dito. Wait until the shutting down and then mawala yung kanyang color blue. And then, wait mo na siya maging pula and then you can remove the charger. Or the power cord. Alright.